Magandang umaga mga bata. Ako si Miss Cheryl Jenny Bibi Felix. Tawagin mo ako bilang Miss Felix or Ma'am Felix. Inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo at tayo ay manalangin. Pagdikitin ang dalawang kamay, inuko ang ulo at ipikit ang ating mga mata. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na yung pinagkaloob sa amin. Salamat po Panginoon sa panibagong buhay at pag-iingat sa amin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaparinungan na nagmumula sa iyo upang libusan namin tutunan at maintindihan ang mga lesson para sa ngayong araw. Maraming salamat po Panginoon. Amen. Kumusta kayo mga bata? Nakatulog pa kayo ng maayos kagabi? Kumain ba kayo ng almusal kanina bago pumasok sa paaralan? Mabuti kung ganoon. Ngayon, meron akong tatlong bagay na gusto kong gawin ninyo. Una, huwag po ng tubig at ilagay ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Pangalawa, mga mata at tainga ay kay teacher lamang. Ulit, ang mga mata at tainga ay kay teacher lamang. Ibig sabihin, huwag makikipag-usap sa mga kaklase. Okay? At pangatlo, itaas lamang ang kamay kung may gustong sabihin. Naintindihan ba? Magaling. Ngayon, kumulo ba kayo sa alfabetong Filipino? Kung ngayon, sabay-sabay natin itong awitin. Alfabeto Filipino. Kailan mo kayo kumawit? Ngayon, awitin natin ito na sabay-sabay. Elizabeth, ikaw.
Magaling! Binigyan mo siya ng pagkain. Sino pa? Sino pa yung nakakita? Oh, ikaw, Claire. Ah, binigyan mo siya ng bahay. Anong klaseng bahay? Karton, magaling. O kaya, basahan bilang higaan. Tama, tama yung ginawa ninyo. Ngayon naman, meron akong dalawang larawan. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Yes? Isang batang babae? Tama? Ano pa? Yes? Ikaw? Tama! Ibon! So, meron isang batang babae at isang ibon. Meron akong kwento sa inyo. Ang ating kwento ay tungkol sa isang batang babae na si Isay at ang ibon. Handa na ba kayong makinig? Ulit, ano ang tatlong gagawin natin? Upo ng maayos, ilagay ang kamay sa ibabaw ng mesa, ang mata at tenga ay kay teacher lang. At kung may gustong sabihin, itataas lamang ang kamay. Very good. Ngayon, tayo ay dumako sa isang maikling kwento. Handa na ba kayong makinig? Okay. Si Isay at ang ibon. Sa bayan ng Ikoma ay may nakatirang mag-asawa. Ito ay sina Mang Isko at Aling Ising. Si Mang Isko at si Aling Ising ay parehas na magsasaka. Sila ay nagtatrabaho araw-araw upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Si Mang Isko at Aling Ising ay biniyayaan ng Diyos ang isang napakagandang anak. At ito ay si Isay. Si Isay ay isang maganda at mabuting anak. Mahilig siyang mag-ayos ng kanyang sarili. Mahilig siyang maglagay ng ipit sa kanyang mahabang buhok. Isang araw, habang si Isay ay naglalakad sa gilid ng ilog, ay may nakita siyang isang ibon. Nang kanya itong lapitan, napag-alaman niyang nangihina ito at nabali ang pakpak. Lumilimon si Isay sa kanyang paligid. Ngunit, walang sinuman ang handang tumulong sa ibon. Kaya naman, agad na kinuha ni Isay ang ibon at inuwi sa kanilang bahay. Inalagaan ni Isay ang ibon. Araw-araw niya ito, binibigyan ng pagkain at binabantayan. Isang araw, kinausap ni Mang Isko at Aling Ising si Isay. Ang sabi nila, mas makabubuti daw kung papakawalan na ni Isay ang ibon. Upang ito ay mas lalong lumakas at sumigla. Kinabukasan, kinuha ni Isay ang ibon at inihagi sa himpapawid. Ang ibon ay malakas na at mabilis ng lumipad sa himpapawid. Masayang masaya si Isay sa kanyang nagawang tulong sa munting ibon. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga bata? Magaling kung ganon. May napulot ba kayong aral? Okay, so ngayon, titignan natin. Meron akong ibang ilang katanungan na gusto kong sagutan ninyo. Una, tungkol saan ang kwentong narinig? Yes, Joseph. Tungkol sa? Tama, isang batang babae na si Isay at isang ibon. Muli, anong pangalan ng batang babae? Tama, siya si Isay. Anong
ginawa ni Isay sa nangihinang ibon? Yes? Okay, tinulungan niya ito. Pinakain? Ano pa? Minahan? At, syempre, ikaw ay kanyang pinamalasakitan. Pinakitaan niya ito ng pagmamahal. Ngayon, kung ikaw ang bata sa kwento, ano ang gagawin mo? Sincha. Okay, so katulad ni Isay, tutulungan mo rin ang ibon, magaling. Very good. Kayo sa inyo, anong ugali ang ipinamalas ni Isay sa ibon? So tulad nga kanina, ang sabi ay, tutulungan, tinulungan ni Isay at pinagmalasakitan niya ito. Okay, tama. Sa inyong sarili, ano may mga bagay na binibigyan ninyo ng halaga? Ang iyong buhay, tama. Bukod sa iyong buhay, ano pa? Ang iyong pamilya at mga magulang, tama. Bukod sa pamilya at sa iyong sarili, ano pa yung binibigyan nyo ng halaga? Tama ang mga bagay na pinagkaloob sa inyong Diyos. Tulad ng mga hayop. So, ang mga hayop ay mahalaga. Atin silang pagmalasakitan, ingatan, alagaan, at mahalin. Dahil, bigay sila sa atin ng Diyos. So, tama. So, lahat ng bagay na mayroon tayo, pamilya, buhay, kaibigan, atin itong ingatan, at mahalin. Okay? Ngayon naman, huli, ano nga uli ang pangalan ng bata sa kwento? Siya si Isay. Tama. Anong letra nagsisimula ang pangalan niya? Ito ay nagsisimula sa letra I. Very good. Ang pangalan ng Isay ay nagsisimula sa letra I. May dalawang uri tayo ng letra I. Ang malaking letra I at ang maliit na letra I. Paano nga ba sinusulat ang letrang I? O ano nga ba ang letrang I? Ang malaking letrang I ay ginagamit sa unang salita ng pangungusap at kung ang bagay ay tumutukoy sa tiyak na pangalan. Tulad ng Isay, Isko, Isin at Ikoma. Ang maliit na letrang I naman ay ginagamit kung ang bagay ay tumutukoy sa pangkalahatang pangalan. Halimbawa, ilog, ipit, at ibon. Dumako naman tayo sa pagsulat ng letrang I. Kung makikita ninyo, meron tayong tatlong buhit or tatlong linya. Ang asul na linya, ang asul na putol-putol na linya, at ang kulang linya. Sa pagsulat ng malaking titik, kailangan natin itong tatlong linya na ito. Malaking titik ay. Sa pagsulat ng malaking titik ay, ito ay binubuo ng tatlong buhit. Una, simula sa asul na buhit, patungo sa kulang buhit. So, bubuhit tayo ng buhit pababa. So, buhit pababa, simula sa asul na buhit, papunta kulang buhit. Pangalawa, simula sa kanan, pupunta kaliwa. So, magbuhit tayo ng buhit pahalang. So, pahalang sa itaas. At ang pangatlo ay buhit pahalang sa ibaba. May tulihan ba? Ulitin natin. Isa, dalawa, tatlo. Isa pa, isa, dalawa, tatlo. Naintindihan ba? Kung ganun isulat natin, gamit ang ating mga kamay, isulat natin ito sa hangin. Okay, taas ang kamay. Simula sa itaas, kuhit pababa, isa, dalawa, tatlo. Ulitin natin, isa.
isa, dalawa, tatlo. Isa pa, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Okay? Next, sa likod ng kaklase. So, tingin muna sa kanan. O, tingin sa kanan. Sulat ang malaking letrang I. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. O, sa kabila naman, tingin sa kaliwa. Isa, dalawa, tatlo. Isa pa, isa, dalawa, tatlo. Okay, magaling. So, sino sa inyo kaya isulat ito sa pisara? Sige nga, isulat mo sa pisara. Okay, very good. Magaling. Ngayon naman, dumako tayo sa pagsulat ng maliit na letrang I. Sa pagsulat ng maliit na letrang I, kailangan natin ang dalawa. So, simula sa putol-putol na asul na guhit patungo sa pulang guhit at tuldok sa itaas ito. Naintindihan ba? Ganon, isa pa, isa, dalawa. Ulitin natin, guhit pababa, isa, at tuldok, dalawa. Naintindihan ba? Isulat uli natin ito sa hangin. Isa, dalawa, isa, dalawa. Naintindihan? O, tingin uli sa kanan. O, isulat sa likod ng kaklase. Isa, dalawa, isa, dalawa. O, sa kaliwa naman. Isa, dalawa, isa, dalawa. Okay, isulat natin sa pisara. Jacob. Sige nga, pakisulat sa pisara. Okay, very good. Palakpakan natin ang ating sarili. Ngayon naman, dadako tayo sa tunog ng letrang I. Ano ang tunog ng letrang I? Tunog ng letrang I ay E. E. Kayo nga? Okay, lakasan? Letrang I, tunog E. Okay. Basahin natin, ha? Pagkatapos, sundan niyo ako. So, letrang I, tunog E. Isa pa? Letrang I, tunog. Okay, very good. E, E, E. E, E, E. Isa pa? E, E, E. Okay, isa pa? Isay. Isko. Ising. Ipit. Ilaw. Very good. Huli, ano ang tunog ng letrang I? Ay, letrang I? E, very good. Ngayon naman, bilang pagsasanay, bibigyan ko kayo ng papel. So, ito, bibigyan ko kayo ng papel. Bilang pagsasanay, ito ang inyong nagawi. Isulat ang malaki at maliit na letrang I ng limang beses. Maliwanag ba? So, gamit ang lapis,
Susulat nyo ng 5 beses ang letrang I. Malaki at maliit ng letrang I. Go! So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 beses. Ganun din yung maliit na, letra. 1, 2, 3, 4, 5. Maliwanag ba? Okay. Group leader. Pumila ang group leader. Kunin ang papel. Pangkat isa. Pangkat dalawa. Pangkat tatlo. Pangkat apat. Okay. Sabay-sabay tayong sisimula. Itaas ang lapis. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ang pagsasanay. Handa? Na! Simulan na natin. Okay. Magsulat ng tahimik. Tatlong minuto. 2 minuto. 1 minuto. Okay, tapos na. Pakipasa ang papel kay leader. Okay, si leader lang ang tatayo at ipapasa sa akin ang papel. Okay, maraming salamat. Ngayon naman, dumako tayo sa pangkatang gawain. Ng mabuti bago magsimula. Sabay-sabay tayo magsisimula. Maliwanag ba? Okay. Pangkat isa. Paalala. Kung nakikimutan. Paalala. So, number one, magtulungan sa lahat na oras. Pangalawa, mag-ingat sa paggawa. At pangatlo, gumawa ng tahimik. Naintindihan? Very good. Magsimula tayo sa pangkat isa. Pangkat isa. Ito ang inyong gagawin. Paano ito? Idikit at punan ng maliliit na piraso ng dyaryo ang espasyo sa loob ng bulto upang makabuo ng letra. So dito, gamit ang maliliit na dyaryo, lalagyan nyo ang espasyo upang makabuo ng letra. Okay? Group 1, ito ang inyong activity. Thank you. Pangalawa. Pangkat dalawa. Hanapin ang piraso at buuin ang mga larawan na nagsisimula sa letrang I. So dito, sa loob ng envelope na to, ay nakalagay ang mga nawawala o mga piraso ng mga larawan. So, hanapin nyo ito at bubuuin. Maliwanag ba? Okay, very good. So, ito ang pangkat dalawa. Okay. Pangkat tatlo. Pangkat tatlo, ito naman ang inyong gagawin. Kulayan ang mga larawan na nagsisimula sa letra I. Makikita nyo, so may mga ilang larawan, ang kailangan nilang kulayan ay ang mga bagay na nagsisimula sa letra I. Very good. Okay, ito ang sa inyo, pangkat tatlo. At pangkat apat. Ilagay sa tamang hanay ang mga salita na nagsisimula sa malaki at maliit na letrang I. So, sa loob ng envelope na to, nandito ang mga salita. Bago nyo lang ay iahanay nyo sila, papangkatin nyo sila. Maliwanag ba? Naintindihan? Okay. Handa na ba mga bata? Bibigyan mo kayo ng 10 minuto upang tapusin ang inyong activity. Maliwanag ba? Okay, hands up. Taas ang kamay. 10 minuto. Simula na. Wow! Ang bilis ng pangkat dalawa. Wow! Ganun din ang pangkat tatlo. Uy, ang galing naman ang pangkat isa. Talagang nagtutulong-tulong. Very good. Ganun din ang pangkat apat. Magaling.
Meron kayong 5 minuto. 3 minuto. Kaya niyo yan. Kaya niyo yan. Okay, malapit na. 1 minuto na lang. Okay. Time's up. Time's up. Time's up. Hands up. Hands up. Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Tapos na po tayo. Okay. Ngayon naman, suliin natin ang inyong mga gawa. Okay? Pangkat-isa, panilagay ang inyong gawa sa pisara. Unan ng maliliit na dyaryo. Wow! Ang galing naman ang pangkat-isa. Okay. Pangkat-isa, ano ang inyong nabuong letra? Ito ay letra I. Very good. Ano muli ang tunog ng letrang I? Pangkat-isa? Ito ay E. Very good. Bigyan natin ng tatlong palakpak ang pangkat-isa. Okay, ngayon, tumako naman tayo sa pangkat dalawa. Okay, pangkat dalawa, pakilagay sa pisara ang inyong gawa. Okay, pangkat dalawa. Sabi sa pangkat dalawa, hanapin ang nawawalang piraso ng larawan. Okay? So, tignan natin, tama lahat ang gawa ng pangkat dalawa. Okay. So, ang mga larawan ay nagsisimula sa letrang I. So, basahin natin isa-isa. Isa. Ilong. Itik. Ilaw. Isay. Ipis. Ilog. Isaw. Isa pa? Okay, magaling. Bigyan natin ng tatlong pagpalakpak ang pangkat dalawa. 1, 2, 3. Magaling, pangkat dalawa. May naman dumako tayo sa pangkat tatlo. Pangkat tatlo, pakilagay sa pisara ang inyong gawa. Sabi sa pangkat tatlo, ang panuto ay kulayan ng mga bagay na nagsisimula sa letrang I. Okay? Supply, ay ipit. Basahin muna natin. Ipit, supply, itlog, bagoy, ilaw, ibon, at sapatos. So, ito ba, ipit ay nagsisimula sa letrang I? Tama. Ito ay tama. Ang sukla, ang itlog ay may kulay. Ang salitang itlog ba ay nagsisimula sa letrang I? Tama. Ito ang may kulay. Ang ilaw ba ay nagsisimula sa letrang I? Tama. Ang ibon ba ay nagsisimula sa letrang I? Tama. So, lahat ay tama. Pangkat tatlo. Bigyan natin ng tatlong palakpak. 1, 2, 3. Very good. Group 3. Pangkat tatlo. Okay. Naman tayo ngayon sa pangkat 4. Ito ang gawa ng pangkat 4. Ang sabi sa panunto, igrupo o ihanay, ilagay sa tamang hanay ang mga salita na nagsisimula sa malaking letrang I at maliit na letrang I. I-check natin sa isa. I-comma.
Malaki o maliit na letra? Malaki. So, tama. Isa. Tama. Isay. Tama. Isko. Tama. Ising. Tama. Ngayon naman, tignan natin ang mga kasagutan nila sa maliit na letrang I. Ang ilubay na sisimula sa maliit na letrang I? Tama. Ilong. Maliit na letra. Tama. Ipa. Maliit na letra. Tama. Ibong. Tama. At isaw. Very good. Magaling pangkat-apat, bigyan natin na tatlong palakpak ang pangkat-apat. 1, 2, 3. Very good. So, magaling. Mukhang naiintindihan na, naman ninyo ang ating talakay ngayong araw na ito. So, bigyan muna natin ang ating sarili ng tatlong palakpak, tatlong patsyak, at isang malakas na very good. Ready? Go! 1, 2, 3. Very good! Good job! Ngayon naman, gumako tayo sa pagpapahalaga. Okay? Bakit nga ba mahalaga ang letrang I? Tama! Sino pa? Tama! Okay, mahalaga ang letrang I dahil ito ay tumutulong para sa atin upang makilala ang mga bagay o salita. Kung wala ang letrang ito, wala ding mga salita tulad ng ilong, ibon, ilog, ilaw, isda at iba pa. Kaya naman mahalaga ang letrang I upang makilala ang mga salita. So, panuto. Lumako tayo sa isang pangkalahatang pagsasanay. Bilugan ang larawan na nagsisimula sa letrang I. Okay? Number 1. Basahin muna natin. Inom, bola, langgam. Isa pa? Inom, bola, langgam. Sino sa inyo ang makapagbibilog sa larawan na nagsisimula sa letrang I? Joseph. Okay. Very good. Ilong ang nagsisimula sa tatlo. Number 1, ilong ang nagsisimula sa letra I. Very good. Pangalawa, direksyon, sabing, ilong. Isa pa? Sa tatlong ito, ano ang nagsisimula sa letra I? Josephine. Tama ang ilong. Pakibilugan mo nga ang ilong, Josephine. Okay. Pangatlo. Payo. Itlog. Kampana. Payo, itlog, kampana. Ano? Larawan ang nagsisimula sa letrang I. Tama. Christine, pakibilugan nga ang itlog o ang larawan na nagsisimula sa letrang I. Okay, very good, Christine. Next, number 4. Sapa, ibon, baso, kahon. Pakibilugan? Anong sagot? Okay, tama. O, JR. Ito naman. Number 5. So, basahin muna natin, JR. Dahon, cake, isda. Dahon, cake, isda. Anong sagot, JR? Tama, isda. Very good. Sige, JR, pinulugan mo nga ang larawan na nagsisimula sa letrang I. Okay, very good. Ngayon, masasabi ko na naintindihan nyo ang mga salita na nagsisimula sa letrang I. Okay, so bilang pakdang aralin, gumupit ng 5 larawan na nagsisimula sa letrang I. So, ulit, gumupit ng 5 larawan na nagsisimula sa letrang I. Okay, kung lang makita, pwede nyo i-drawing. Maliwanag ba? Okay, so yun lamang. Doon nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Muli, magandang araw at maraming salamat.
Paalam mga bata!